Ang makapasok sa NBA or National Basketball Association sa Amerika ay pangarap na ng lahat ng mga basketball player sa buong mundo. Pero ang pagpasok nito ay hindi madali, kailangang mayroon kang lahat na skill sa paglaro ng basketball para makapasok ka. Sa kasaysayan ng mga Pilipino na kapasok sa NBA, tatlo lang sila at sila ay mga PhilAm o may dugong mga Pilipino na doon ay pinanganak sa Amerika. Pero hindi nila malimutan ang pagkalahi o may dugong Pilipino. Ngayon, unahin natin si Jalen Green. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Si Filipino-American sensation Jalen Green, siya ang second overall pick sa 2021 NBA draft. Si Jalen Green ay isa sa mga most exciting rookies na ating aabangan at mapanood sa sunod na 2021 and 2022 NBA season. Si Green ay 19 na tao na may tangkad na 6 feet and 6 inches guard. Siya ay may lahing Pilipino at naging pick second overall ng Houston Rockets sa 2021 NBA draft na ginanap noong July 29. Si Green ay ang pangatlong lahi na Pilipino na na-draft sa NBA at ang ina ni Jalen Green na si Brice Purganan ay tubong taga Ilocos Sur at ang kanyang lolo at lola ay full-blooded Pilipino. Noong nagkaroon ng virtual conference last December 2020, pinarangalan niya ang kanyang pagkadugong Pilipino at kinilala niya kung gaano kalaki ang kumakatawan o magrepresenta sa basketball sa mga basketball-loving Pilipino sa kanyang pagiging NBA basketball player. What's your favorite Filipino dish? It's either chicken adobo or chicken tocino. Yeah. No lumpia? Nah. I mean, I didn't really get to try that. I didn't really get to eat lumpia out there. It was mostly just chicken tocino or beef or adobo. Mm-hmm. So, yeah. And like I said before, you're one of the top players of the country. So, tell me how you got here. Like, is there somebody that inspires you? Yeah, my mom inspires me. She's been at every single one of my games. Si Green ay pinanganak at lumaki sa Amerika at nung bumisita siya sa Pilipinas noong 2018 para sa NBTC tournament na kung saan naglaro siya para sa Filipino-American Sport USA team. Sa National Final Tournaments na kakuha si Green ng 51 points, ang tournament ay ginanap sa Mall of Asia at noong 2019 ay bumalik si Green sa Pilipinas at naglaro uli siya sa parehong squad sa 2019 NBTC Tournament na kung saan nakipaglaro siya sa mga magagaling na mga high school team sa bansa at sumali din siya sa Slam Dunk Contest at All-Star Game. At tuwang-tuwa ang mga Pilipino fans sa kanyang high flying jump at offensive skill. At nakuha ni Green ang FIBA U17 World Cup MVP nung pinamunuan niya ang USA team para sa 5 sunod-sunod na panalo sa world title noong 2018. Kahit naglaro si Green sa loaded or puno na ng mga players na Team USA squad, ay siya pa rin ang nangunguna sa scoring at nakakuha siya ng 15.7 points average at 2.3 rebounds at 1.7 assists at 1.4 steal average. Pinakita ni Green ang kanyang best game sa tournament laban sa Croatia sa quarterfinal na kung saan nakuha niya ang 27 points para manalo ang Team USA. Si Green ay naging youth basketball sensation sa puntong ito na itinaas niya ang kanyang superstar status nung naglaro siya sa Propelic Prep sa Napa, California noong panahon ng kanyang senior year
noong 2019 to 2020. Si Green ay nakapagtala ng 31.5 points and 7.5 rebounds and 5 assists para pamunuan ang Philippine team sa nakagugulat na 31-3 records sa Grind Session World Championship noong April 2020. Sa kabila ng pagtanggap niya ng offers na maglaro sa Auburn Tigers at Memphis Tigers para sa USNCAA, sa halip ay mas pinili ni Green na maging pro at sumali sa NBA G Leagues Ignite. Ito ang team para sa mga elite NBA draft prospect at ayon kay Green na malaking benepisyo sa pagsali niya sa G League ay para ma-experience niya ang estilo ng laro ng NBA na naunahan pa niya ang ibang mga college player. Si Green ay naunang kinuha ng NBA bago nakuha ng college team at si Green din ang nangunguna sa Ignite team sa kanilang pinakaunang G League campaign at nag-average siya ng mahigit 17 points, 4 rebounds and 2.8 assists noong elimination game at mayroon siyang 8 na 20 plus points sa panahon ng regular season. At nakapagtala din siya ng mahigit na 30 points sa 11 of 20 shooting kasama na ang 7 assists, 5 rebounds and 3 steals laban sa Raptors. At ayon kay Green, sa kanyang interview, and I quote, "The Philippines love me for being me, so I am just going to keep being myself." Si Green ay ang pinaka-highest drafted player na may dugong Pilipino mula nang nakuha sa 22nd overall pick sa Golden State Warrior si Raymond Tausen noong 1978. Mula noon si Green lang at ang isa pang Pil-Am na magaling din na maglaro na nakapasok din sa NBA at gustong-gusto ni Green na makaharap walang iba kundi ang Sixth Man of the Year si Utah Spark Plug Jordan Clarkson. At si Jalen Green ay hindi lang pure-blooded Pinoy, nagsasalita din siya ng Tagalog at eligible din siyang mag-represent sa Pilipinas sa mga international competition. Si Green ay pinanganak sa Merced, California at doon din siya lumaki. Nung nasa third grade si Green ay lumipat ang kanyang pamilya sa Fresno, California. At nung nasa 6th grade si Green, ay naglaro siya sa Amateur Athletic Union Basketball at nagpa-practice siya ng basketball 5 oras araw-araw. Si Green ay nagrepresenta sa US International Basketball Tournament at nagkaroon din siya ng interest na magrepresenta sa Pilipinas sa mga future international tournament. Ito ay dahil sa kanyang dugong Pilipino. Bago tayo magpaalam, i-shoutout muna natin ang ating kaibigan, si Drit Gamer. Hanggang sa susunod, maraming salamat.